Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Eventually, ang magpapasya po ng lahat. Ha? Alam nyo po kung sino po magpapasya ng lahat? Yung mamamayang Pilipino. Yan. Yan ang katotohanan. Nakita ko po kung gaano po talaga katapang yung mga Duterte sa live. No, nakita ko po yung galit. Tapos the way na paano sila mag-sway ng mga tao. Paano ka makikiga? Yung alam niyo yun, yung na naiintindihan mo kung saan nagmumula yung kanilang galit. Tapos tama yung ikinagagalit nila. Tatapatan niyo ng mga numero-numero, tatapatan niyo ng mga kung ano-ano na nagawa ng ating Pangulo Marcos. Wala pong importante, hindi po importante 'yan. No? Sa totoo lang po, yung sasabihin nyo, eto na, may numerong ganito, pumasok na ganito. Hindi po yan. Yung makatotohanan po, yung nararamdaman, nagbalik na yung droga, no? Nariyan na uli yung mga kriminal, nariyan na uli yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po, ramdam ng tao yan. Hindi nyo po madadaan sa tokis yung mga tao. No? Hindi po yan... Sabihan nyo lang na ang dami na nagawa. Congratulations kay BBM. Nakapagpatayo na ng farm bill. Congratulations. Namigay ng mga lupa. Congratulations. Yung ramdam ng mga tao, hindi yung... Alam nyo, yung sinabi ni Baste na yun, yung na pinag-usapan. Yung sinabi ni PRRD na bangag, meron tayong addict na Pangulo. Yan na po ang pinag-uusapan. O, ulitin ko, hindi po ako nagsabi yan. Sila po nagsabi niyan. Hindi. Baka bintangan niyo ko. Grabe sa mga paratang ngayon, mga kaibigan. Ano? Kung totoo yung sasabi nila, mga kaibigan, na binitawan nila yung paratang ngayon para ang parang nakakatakot bitawan yung salta ngayon, mga kaibigan, kasi pangulo na yun eh. Mahirap na, basta importante, mga kaibigan. Makinig na lang tayo at alamin natin kung ano yung totoo. Diba? Na ako nagsabi niyan. Si BBM po nagsabi niyan. O ngayon, bigla kayo naghanap ng ebidensya, di ba? Di ba? Ito po, labanan to ng propaganda. Patalinuhan. Naintindihan niyo? Nung binabakbakan ninyo si Sara Duterte, paalala lang natin kung anong ginawa ng mga to, ha? Kung anong ginawa na ninyo sa mga Duterte. Baka nakalimutan niyo eh. Baka feeling api kayo eh. Nananahimik ang mga Duterte, no? Yung unit team, bagamat ayaw na ng marami, ang mga nauna namang, oy, mag-real talk po tayo. Ang mga una pong bumaliktad, mga Marcos loyalists. Yan ba si Maharlika, hindi ba Marcos loyalist yan? Yan ba si Vic Rodriguez, executive secretary, bumaliktad sa'yo? Hindi ba loyalist, mga Marcos yung mga yan? Huwag niyong isisi sa mga Duterte na yung mga bintang ninyo na sa simula pa lang gusto namang agaw ng kapangyarihan ni Sara Duterte, walang naniniwala. Dahil kami, hirap na hirap kaming kumbinsihin si Sara Duterte. Kaya nga may ransararan. Hirap na hirap kaming kumbinsihin. Number one ka sa Sarbi, bakit hindi ka tumakbong presidente? Ayaw niyan tumakbo. Ayan si Atty. Glenn Chong. Supposedly, ano rin yan, di ba? Yan yung mga unang bumaliktad, mga Marcos loyalist yung mga yan. O, napahiya pa. Si Digong daw napahiya. Wala nga pong pinag-uusapan na ano, na nangyari sa Quirino Grandstand. Hindi po pinag-uusapan yung nangyari sa Quirino Grandstand. Duterte pa matapahiya. Ano ba namang utak meron kayo? Kayo nga, sige nga, sabihin nyo nga kung ano yung mga speech meron doon. Pero kayang-kayang sabihin sa inyo kung ano yung mga speech sa Davao. Baka pati mga loyalista, walang nakaalala kung ano yung speech sa Quirino Grandstand.
Oh. Magtapatan tayo, sasabihin nyo, napahiya ang mga Duterte. Alam ng tao yung mga speech dito sa Davao City. Eh dyan sa Quirino Grandstand, may natandaan pa, miski yung mga loyalista. Baka nga hindi kayo nanood eh. Dahil tinamad kayo. Mag-real talk tayo, nanood ba kayo? O kay PRR di kayo nanood? Kay Duterte kayo nanood o dun sa Luneta? Ito po, unang bira. Sino ang kumurap? Sino po ang kumurap? Ano na mangyayari sa PI? Comelec, ano sabi ng Comelec? Suspended muna. Antindi. Ang unang kumurap, Comelec. Alam niyo na kung bakit. Pero nung una, napakatapang ng Comelec. Anong sinasabi ng Comelec nung una? Nagpapasa sila, i-receive namin, magbibigay kami ng certification. Yun, ganun lang. Kaya tuloy-tuloy. Nagpapasa, certification, bigla nagwala yung mga Duterte sa Davao. Apektado lahat, buong Pilipinas. Teka muna, stop muna natin to. Buta, baka madamay tayo, sabi ng Comelec. Wait lang. Teka lang muna. Malakas pala po. Ano? Sino ang unang kumurap? Ginastosan niyo yung PI ng napakalaki. Ha? O, bakit? O, dinig na dinig yun. Tama si Caitlin, tama. Ginastosan niyo ng malaki yung PI. Yung supposedly ay tatanggap. Pucha, hindi po pwede. Mayayari kami sa taong bayan. Teka, ibang klase pala itong mga Duterte. Akala namin spent force na itong mga Duterte. Ha? Akala namin kahit na ano nang gawin ng mga Marcos Romualdez, pwede na. Hindi pala. Nung nawanawagan, isang araw lang po. Alam yung trinabaho nila. Kailan pa po yan? Last year, September yata sila nagsimulan trabahuin si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, September 2023. Trinabaho nila yung confidential fund. Nanghingi kayo ngayon. Anong sinasabi nyo? Manghingi ng ebidensya? Bakit? Nagbigay ba kayo ng ebidensya nung inaakusahan nyo si Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund? Wala kayong binibigay na ebidensya. Yan bang kay Pulong? Nagbigay kayo ng ebidensya na binulsan niya yan? Wala. Makapag-akusa lang kayo. Ngayon, bigla kayo maghanap ng ebidensya. Taong bayan na magpapasya kung sino pinaniniwalaan. Anong napahiya si Duterte dahil nagsabi yung Pidea? Ang sabi ni Tatay Digong Anlinaw, nung mayor pa ako, yung Pidea nung mayor pa siya. Ngayon, Pidea ngayon na magsasalita. Kayo naman. Kayo ba pinanganak ngayon lahat? Iba yung Pidea ngayon, iba yung Pidea noon. Durog kayo ngayon. Comelec, bumigay. Stop muna. Ang gusto nyo siguro, no? E-railroad, nakakatawa po kanina. Gusto nilang gawing malaking issue. Ha? Yung hindi pagpansin ni Lisa Romualdez. Pinagtatawanan ng mga nasa Twitter na Marcos loyalist. Hindi raw pinansin si Sara Duterte. Eh ano ngayon? Hindi ba tirang pikun yun? Ang itanim nyo, bakit naroon si Sara Duterte at naghatid? Di ba? Hindi nyo maipagpag si Sara Duterte. Ingat na ingat kayo. Lahat ng mga supporters, lahat ng mga vloggers, anong gustong gawin? Tanggalin na yan si Sara Duterte. Ha? Bakit ba nariyan pa yan? Eh, lahat na ng kapatid, lahat na ng tatay. Correct. Lahat na ng tatay, lahat na ng kapatid na nanawagan na mag-resign to, binabanata na si PRRD, pero wala kayong magawa kay Sara Duterte, kundi siraan lang.
bakit hindi nyo matanggan? Di ba? Pucha. Alam, kitang-kita sa reaction ni Lisa Marcos eh. Yung gigil, yung galit, yung asar, sama-sama. Nung nakita si Sara Duterte doon. Hindi nyo, sa tingin nyo ba, hindi sinadya ni Sara Duterte yun na magpakita doon? Ano ba? Ano tayo? Political ano tayo? Banatan tayo sa politika? Political chessboard ng Pilipinas? Sige. Kala nyo magagaling kayo. Ano nangyari doon sa... Ito po ang sukatan ko eh. Unang bira. Ano nangyari doon sa ginastosan nyo sa Quirino? Pinag-uusapan ba yung nangyari sa Quirino Grandstand? Ni isang salita doon, walang binabanggit sa mga dyaryo eh. Mm-mm. Akala nyo siguro, maghakot lang kayo. Yun ang pinakamalaki yung pagkakamali. Tinapatan nyo yun. Tinapatan nyo. Maaring mas marami kayo nahakot. Kasi hindi naman naghakot yung mga Duterte. Tapos na. O, pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!